posibleng ideklarang persona non grata sa Koron Palawan o unwelcome sa naturang probinsya ang mga vloggers at content creators na sina Rosemary, Rosmar Peñamoratan at Rendon Labrador matapos makipagkomprontasyon sa isang municipal staff nitong nakaraang weekend at ang mga pangyayari ay nakunan ng video. Sa mga kumakalat na videos ngayon sa social media ay makikita ang pagkumpronta ng mga vloggers na sina Rosmar at Rendon sa staff ng Koron Mayor's Office na si Jokayabyab Trinidad. Dahil nasaktan umano sila sa ipinost ng naturang staff sa personal Facebook account nito laban sa isinagawa nilang charity event na ang tanging layunin umano ay ang magbigay tulong sa mga residente at ipromote ang turismo sa Koron. Ayon kasi sa Facebook post ni Jokayabyab Trinidad noong June 14, "Dear Rosmar at Team Malakas, ginamit nyo lang mga taga-Koron para sa mga vlog-vlog nyo at SOCMED. Dismayado dahil naghintay sila ng isang oras at gutom. At lalong ginamit nyo mga staff para mag-assist sa inyo. Tapos wala kayong inabot kahit 5 duling. Kayo ba naman nagpalaro ng Bring Me Pustiso? Hindi nyo nga hinawakan. Huwag nyo sabihing malaki pa na ubos nyo kakapamigay kumpara sa kikitain nyo. Sana namigay na lang kayo sa daan na tuwa pa mga tao kesa sa ginawa nyo. Pinaasa nyo na ginawa nyo pang mga bata. Mga matatanda sana na lang inuna nyo. Hinahamon ko na nga ng suntukan si Rendon, naghubad pa ang ngyed talaga. Ekis kayo." Doon na sumugot sa mayor's office ang mga vloggers at pinagsisigawan si Trinidad habang kinukunan ng video ang pangyayari. Ang staff naman ay nanatiling kalmado sa kabila ng paninigaw ng mga vloggers sa kanya. Wala noong pagkakataong iyon sa kanyang opisina si Koron Mayor Marjo Reyes. Ayon kina Rosmar at Rendon, sila ng araw ang nagbibigay ng tulong at nagpo-promote ng turismo sa Koron ay sila pa itong pinalalabas na masama. Nag-post rin si Rosmar sa Facebook ng mga salitang "Never again, Koron Palawan." Kasunod nito ay naglabas ang staff na si Trinidad ng public apology kina Rosmar at Rendon hinggil sa kanyang mga nasabi against sa kanila habang kinukunan siya ng video ni Rendon. Pero ilang miyembro ng Koron Municipal Council ang iginiit ang pagsulong na maideklarang persona non grata sina Rosmar at Rendon sa probinsya ng Koron sa ginawa nilang panunumba at paninigaw at kawalang respeto sa lokal na empleyado ng kanilang bayan. Maging ang statement umano ni Rosmar na "Never again Koron Palawan" ay nagdulot din ng negatibong konotasyon sa kanilang bayan na maaaring makaapekto sa tourism industry ng lugar. Samantala, hinimok ng ilang mambabatas ang staff na si Trinidad na magsampa ng reklamo laban sa mga vloggers at magbibigay sila ng assistance kung kinakailangan sakaling magdesisyon siyang magsampa ng kaukulang kaso laban sa mga vloggers. Ang huling resolusyon ay ilalabas pagkatapos ng regular na session sa June 24. Samantala, ang deklarasyon umano ng persona non grata ay nangangahulugan na unwelcome person ay isang tao sa isang lugar at hindi ito nangangahulugan na bawal na siyang bumisita dito. Makalipas ang pangyayari, humingi naman ng pasensya si Rendon sa inasal niya sa mayor's office. Gusto lang naman daw niyang magbago, kaya siya sumama sa mag-asawang Rosmar at Jerome dahil alam niyang sa kanila siya mas mapapabuti. Kaya nakikiusap si Rendon ngayon sa mayor ng Koron na huwag na idamay si Rosmar dahil siya na lang daw ang tatanggap ng persona non grata kung iyon ang gustong mangyari ng lungsod. Ano pong masasabi nyo sa isyong ito na kinasasangkutan ng mga content creators na sina Rosmar at Rendon? Share your thoughts below.